So yun, what's up mga boys? Kuya Marck TV na naman tayo dito. No? Matagal tayo hindi nakapag-video. So ito ang babalik tayo para at least meron tayong ayusing issue. Kasi syempre alam niya naman ang tinaharap natin ngayon. Medyo masalamuot na kasi syempre alam mo naman yung issue ng Murphy. Sobrang dami na ng nakikisawsaw. Ang dami ng nagmamagaling. Ang dami ng kala mo sila yung mga nando sa sitwasyon, gagaling na magsalita. Ngayon, syempre, ako isa ako dun sa ano, sa may issue. Edi, sagutin ko lang. Para sa ito, Mark, kumbaga, itong video ang gagawin ko. Pero, bago ko sagutin lahat ng mga, ano, mga gustong marinig sa akin, may mga unahin lang ako mga, ano, mga, syempre, mga nakikisali rin, ang daming sinasabi sa akin, no? Ang daming mga kuda, edi, sige, sagutin na rin natin yan. Unahin na natin to si ano, yung tatang ng tatang sa akin. Okay? Baga, ang hindi ko magsabi ng tatang, mas matanda ka pa sa akin. Ano ba naman yan? Baga, ano problema mo sa akin? Ang dami yung ano, saying. Baga, yung sabi nyo, ako yung demonyo, ako yung sulsol, ako yung consentidor. Baga, sabihin na natin, oo, na ako yung consentidor yan. Sabihin mo, kasi kinukonsenti ko nga siya kung ano yung gusto niya. Pero, hindi naman pati ba naman lahat ng mga sinasabi mong katarantaduhan, eh, ako yung may gawa. Hindi yun. Tsaka, kasi sinasabi mo sa akin, di ba, kung di dahil sa'yo, di ba, ang mga hinaing ko hindi makakarating kayo, Mark, gano'n. Yun, okay yun. Good tayo doon. Salamat kasi kahit pa paano, sinasabi mo 11 months ago ba, o ano, napag-usapan namin yun. Okay na yun. Okay na tayo doon. Naibigay naman yung para sa akin, kaya doon, salamat yun. So lang, huwag nyo lang sasabihin sa akin na ginagamit ko siya, sinasamahan ko siya dahil sa YouTube. Hindi yung ganun. Kasi kung ganun ako, magkakaparehas na tayo. Hindi nyo ako katulad na araw-araw siya yung content. Mga galit kayo sa kanya pero, tinan mo, di ba? Laman ng video nyo, puro siya sa kanya. Kumbaga, real talk lang din. Kumbaga, hindi ko naman siya ginagamit talaga na ano, kita niya naman sa akin ilang buwan bago masundan. Diba? Yun lang. Hindi naman ako balimbing din na ito may issue, tira dito. Tapos pag nagka-issue yung isa, yun na naman titirahin, kakampi kanino. Huwag ganun. Balimbingan na eh. Parang yung tropa mo rin isa eh. Yung brothers din ni Mark eh. Alam, lalakas sa mga YouTube, yung daming mga sinasabi. Tatapang niya, parehas lang baga kayo. Baga, ingay niyo sa social media, numura niyo pa ako. Diba, pinapangalanan nyo pa nga eh. Isa, hindi naman ako pinapangalanan nito eh. Itong content na to eh. Puro lang si ganun eh. Kamukha ni Marlo. Oo, pogi ka. Kakaiya naman sa'yo. Hindi. Kumbaga, manalamin ka rin boy bago ka magsalita. Sumobra na rin yung yabang mo eh. Diba? Eh, isa ka rin naman toxic ng naik. Sinasabi mo, toxic ako ng naik. Isa ka rin dun. Kasi sa inyo nagmula yung mga ganyan. Diba? Ang dami yung ano, ang dami yung yabang. Puro kayo dal-dal. Boy, yung mga kagaganyan mo, yun ay kapamamak mo. Ang dami yan. Tigil-tigil mo yung kayabangan mo kasi baka mamaya kung anong mangyari sa'yo. Diba? Malay mo, may hindi ka rin sa kalsada. Baka mamaya may mangyari sa'yo sa kalsada, kami pasisihin mo kasi kami hinahamon mo. O ganun. Tigilan mo yung kayabangan mo, sasabi sa'yo, hindi ka mapapahamak. Sobra na yung ano eh, sobra na yung lait. Oo, ikaw na yung mataas. Diba? Ganda na nga ng buhay niyo eh. Tama na eh. Kasi, kung tirayan mo ako, sabihin mo sa akin, kaya hindi ka, kaya ganyan pa rin ang buhay mo eh. Tanda-tanda mo na. Oo, sa inyo na. Tamang yan. Hindi na ako nagreklamo dun eh. Yung may magandang buhay man sa akin, diba? Na ibibigay. Kay Marck yun galing. Kasi syempre, na-itali kasi yung buhay ko. Na 2 taon nasa kanya. Kung maganda yung buhay niya, edi sana nabigay din yung magandang buhay para sa akin. Wala kasi, di ba, kita nyo naman, doon ako sa kanya nagtatrabaho. Kaya, huwag nyo akong late-late ng ganyan. Kasi, syempre, panapanahon lang yan. Yun lang ang makasabi sa inyo. Tsaka yung Canada, yan. Oo, planado na namin yan. Talagang nakaayos na kung paano yung gagawin. Pero nagsisimula pa lang kami doon. Yung Canada na yan, sinasabi natin na yan. Ano lang yan eh, kumbaga parang, nasa friend request pa nga lang kami eh. Nung mag-i-sponsor eh. Pero sana naman Marck, bago mo ikwento, yun yung sa akin eh, bago mo ikwento, yung talagang okay na.
in-achieve na natin. Wala pa eh. Hindi pa natin naayos. Kumbaga, nauuna kasi yung problema sa'yo. Nauuna yung kwento mo eh. Nauuna yung mga nagagawa mo, pero wala pa, hindi pa naman nangyayari. Diba? So, sobra na rin yung bango mo sa ibang tao, kumbaga. Kumbaga, paano naman kami? Kumbaga, para ang dating eh, habol na habol kami sa'yo kasi dahil sa mga naibibigay. Huwag naman ganyan. Kumbaga, yun naman yung nagpapasalamat din naman ako sa'yo kasi syempre, laki naman na naitulong mo sa akin. Yun lang, yung sa dalawang ano na yun, sinagot ko lang ng konti, no? Balik tayo doon sa issue natin. Kasi, ang issue naman talaga natin eh, ano, Taigdo. Ay, sabaga, eh, meron pa pala. Yung tungkol dun sa ano, yung kay Contel, yung issue sa grupo. Sagutin ko lang yun, yung perang sinasabi nyo, in-scam ko. Grabe naman kayo, 800 pesos, in-scam ko. Ha? Kapaliwanag ko sa'yo kung bakit. Ilan kayo, ang dami nyo noon, yung 800 na binigay nyo, binili lang natin ng tela. Pagbili ng tela, nangutang ako ng 5K, di ba? Para pampatahi dun sa telang nabili natin. Eh so ngayon na ano nangyari? 'Di ba? Nagkandasira tayo. Sige, umalis kayo. Yung 800 niyo hindi na yun mababalik, syempre. Pinagpagawa ko na nga ng costume eh. Hindi nangyari para mabawi ko yung pera. Pinagamit natin sa mga junior. Yung mga junior na 'yan, sila yung nagbayad doon sa costume na pambabayan eh. Sila yung nagbayad. Eh di ngayon para mabawi ko yung 5K, para mabayaran ko rin, doon ko kinuha. Yun yun, hindi yung scam. Diyos ko po naman talagang 800. Dami yung issue. Kayo na yung magagaling. So, kayo na. Yun na lang yun. Tapos, yun na. Ano tayo? Balik tayo sa'yo, Marck. No, edi, ang sinasabi nyo sa akin, yung peki akong kaibigan. Tinraidor kita, inahas kita, isa akong konsentidor. Oo! Sige. Sabihin nyo na lahat sa akin. Isa akong konsentidor. Kasi kinonsinti kita. Simula't simula, nag-umpisa tayo. Kinonsinti kita. Kahit mali, kinonsinti kita. Kasi ganyan kita suportahan, boy. Kasi, sa totoo lang, lahat naman ng desisyon, ikaw naman talaga yung nasusunod eh. Kami opinion lang. Ang dami namin. Tatanungin mo kami. Pero bandang dulo, ikaw pa rin ang masusunod. Tandaan mo yan. Kinukontra ko pagka alam naman natin na sobrang mali na, di ba? Kaya nga sinasabi mo, nagtatanong ako sa'yo. Yun gano'n, kinukontra ko naman, hindi naman lahat ng mali, tinotolerate ko. Yan. Tulad lang dito, yung mga issue natin na, scripted na yan. Tapos na yan eh, napaliwanag nyo na naman yan eh. Kaso lang issue dito is yung nagkaroon tayo ng yung plano, sinasabi nilang sabwatan, yan yung ahasan. Ganito yan. Nangyayari sa atin yan, di ba? Dahil yan sa blind date na yan eh. Yan, nagkaroon tayo ng babaeng involved. Nawili. Di ba? Gusto natin yung puntahan lagi. Kasi diskarte. Okay, nagplano tayong apat. Dalawa ng kambal, kasama ka. Pero okay yun. Wala kayong masasabi sa akin to kasi talaga lahat pinagtakpan ko kayo ron. Kada gabi, napupunta kayo doon. Nagpapaiwan na ako kasi, syempre, para iwasan ako kasi syempre may pamilya rin ako dito. Yun, yung babalikan kasi mahirap na. Ngayon, kayo na lang yung dumidiskarteng tatlo. Kayo yung mas nakakalam kung yung ginagawa niya, wala na ako doon. Tapos dumating sa punto na ito na nagkaroon tayo talaga ng malaking problema dahil dyan sa gusto nating ituloy yung drama. Nagalit ka nun kasi nga ayaw na ng magulang ng babae. Nidang. No? Ayaw na nun. Hindi ngayon, galit na galit ka. Nagpasya ka. Gusto mo muna makawala sa social media. Sige, okay yan. Plano mo yan eh. Eh di, ang salita mo sa akin, Kuya Marck, kaya mo bang i-handle ng social media ng 1 week pag wala ako? Hindi ko kaya yan. Kahit anong gawin natin, hindi ko talaga kaya yan. So ngayon, nagdesisyon ka, pupunta tayo dun sa ano, sa isang babae, pupunta tayo. Pinipigilan kita nun. Ilang ulit kung sinabi sa'yo. Diba? Wag na. Kasi nga, hindi naman talaga tama na yun eh. Kasi nakapag-propose. Diba, may proposal na nangyari. Hanggang sa tumawag sa akin to, ang isa, si Dang. Tumawag. Pero hindi niya alam na may plano tayo. Pagtawag niya, sabi ko sa kanya, like to, yung pag-usapan nyo kung ano yung problema nyo. Pero ang salita sa akin ng babae, ni Idang, sabi,
iwanan nyo kasi muna yan. Iwanan nyo kahit ano lang, sandali lang kasi pagkakasama kayo niyan, tumatapang yan masyado. Okay, sige, sabi ko, agwat ako. Okay, isang linggo, lalaylo ako sa'yo sa grupo. Pero hindi ibig sabihin na naalis ako. Laylo lang ako sa grupo para at least, para magkaroon kayo ng time. Pero yun, sinabi ko yun kasi nga alam ko na may plano tayo na isang linggo, mawawala ka. E di ngayon, nandun tayo sa ano, sa bahay ng babae, pinuntahan natin. Ang dumiskarte yung dalawang kambal. Kinakausap ng dalawang kambal. E di ngayon, ang tagal natin sa sasakyan kasi tayong dalawa na lang iniiwan. Pinag-uusapan pa natin yun. Tol, kung sa akin lang, ako lang masusunod, wag na. Diba? Kasi nga, mali na to. Tapos, ang lagi kong sinasabi sa'yo, wag mong ipagpalit yung panandali ang saya kaysa dun sa panghabang buhay mong makakasama. Wag may bababa yung grado nito dahil lang dito sa bago mong nakilala. Eh, sabi mo naman sa akin, kumbaga, hindi ko na to magagawa kapag pumunta na kami ng Canada. Diba, syempre, matatali na ako doon. Sabi ko, okay naman yun. Good naman yung katwiran na yun. Sige, para sa'yo yan eh. Kumbaga, okay naman yun. Hanggang sa nag-toss coin tayo sa sasakyan. Toss coin, para at least malaman natin. Pag head or tails, diba? Kaya pag head, maiiwan ako dito. Pag tails, uuwi tayo. Sige, inanalo ka. Pagka panalo mo, sige, nagpaiwan ka. Pero sabi ko sa'yo, kumbaga, alam na natin yung consequences mangyayari. Diba, yung mga ganyan. Pero, ginawa pa rin namin yung part namin, pinagtakpan ka namin nun. Ganda lang laro natin. Tulad ng sinabi ko, lumaylo ko. Pag uwi ko sa bahay, kinabukasan, yun na, dumating na si Dang. Tumawag sa akin. Pagtawag sa akin nun, wala si Marck. Siyempre, play natin ito eh. Oh, ano nangyari? Bakit wala? Ganyan, ganyan. Sino kasama mo? Kasama ko si Tantan. Pati si Asurada. Siyempre, para namang hindi mahalay, sinamahan ko. Kasi nga, dalawa lang sila. Kasi siyempre, alam mo, lalaki tayo. Yun na tayo. Mag-isip. Sinamahan ko na kaga. Sige, binigay namin yung trip. Nagkaroon kami ng balingbing na tactics doon. Di ba? Sinasabi namin, kailangan ipakita namin nasa kanya kami. Kasi nga, wala ka. E di ngayon, okay naman. Pagdating ng gabi, tulugan na. Doon kami kilatantan. Pero ang usapan sana sa bahay. Kaso lang doon na inabot ng pagod. Di, napagod na. Salitaan ng daddy nung kambal, sabi, Marck, dito ko na lang siya papatulugin sa labas, lalataga na lang natin kasi bawal sa kwarto. Kasi pag nasa kwarto yun, baka ko nang isipin yan. Diba? Baka ko nang gawin, hindi natin alam. Okay po, mas maganda yun. Hindi nandun yung kambal sa loob, nasa labas siya. Ako nasa saga rin. Pero hindi ako natutulog. Siya inayaan na matulog. Doon nagising siya, ng mga bandang siguro mga 5 o'clock na yan, AM. Sabi niya sa akin, kay Marck, matulog ka na. Umaga na eh. Yun. Natulog na rin ako, hindi. Pinakita ko lang na nandun din ako. Baka kasi magulat siya. Pero malayo naman, nandun siya sa lapag, nasa taas ako. Tulog na ako. Tapos bandang alas 9 or alas 10, ginising ako. Sabi ko, Marck, alis muna ako kasi nga, kakain daw. Sasama ka ba? Sabi ko, hindi na. Okay na. Baga, solo na lang siya. Kung may kasama ka man, okay lang yun kasi umaga na naman. Hindi yun, okay naman. Dating ng gabi, syempre, ito na naman tayo. Dun sa hanap-hanap. Kasi lagi hanap eh. Nabihan ko na siya, huwag na tayo maghanap. Baga, libangin mo na lang yung sarili mo. So, edi ngayon, nakaisip, mag-inom. Eto na, na nag-iinom na kami. Medyo nag-iiba na yung pakiramdam ko. Kasi nga, may nakikita na akong kakaiba dun sa isa sa kambal. Pero yun, yung nakita ko yun, hindi ako nagkulang din ng paalala sa kambal. Sinabihan ko yung kambal na, huwag mong aangkinin ang hindi iyo. Edi, okay naman sa kambal. Siyempre, yung baga parang, ang kinokontrol ko dito yung lalaki. Hindi babae kasi yung babae nasa mundo na yun eh. Magulo ang utak nun. Kaso lang, iba na rin talaga yung nakikita ko nung panahon na ano na. Yung lumipas na yung nag-inuman namin. Nagtulog-tulugan ako. Kita ko sila, pumasok sila sa kwarto. Hirap ako dun sa pigil kasi yung babae yung may gusto. Diba? Agresibo eh. Baga parang, inintindi ko siya kasi yung galit niya, parang gusto niyang gumante. Doon niya idinaan. Hindi kita makontak, hindi kita ano na, naiilang ako, naunahan ako ng takot, Marck, sabi ko sa'yo. Ginawa ko noon, nanubok ako. Yung nanubok na term, sinubukan ko siyang ano, silipin sila, tapos binidyohan ko. Oo, andun kaya may involved na pangalan ko, diba, nandun sa screenshot na may video pa. Binidyohan ko, pero hindi lahat ng detalye nandun. Binidyohan ko lang para ipakita ko sa'yo
na at least na, na nakita ko na may ginagawa sila. Yun lang. Gusto ko ipakita sa iyo 'yon. As wala lang, naunahan pa rin talaga ako. Ginawa ko kinabukasan, niyaan ko na sila. Nabukasan, kinausap ko yung isa sa kambal. Sabi ko, bakit mo ginawa yun? Diba? Alam mo ba yung mangyayari? Alam mo ba yung ganito-ganito? Sabi, yung baga, ang kanila lang, ginusto nila yon. Wala na akong nagawa kasi ginusto nga nila eh. Ginawa ko dun sa video, binura ko para hindi na kumalat. Tapos, sinasabi mo, bakit hindi ko kinuwento sa'yo? Boy, pag nandun ka sa sitwasyon na yun, mahihirapan ka rin. Kasi parehas ko kayo barkada, parehas ko kayo kaibigan eh. Diba? Nananaig sa akin yung ano, yung konsensya, nung konsensya ako, gusto ko itang ano, so parang nawawalan tayo ng pagkakataon talaga na ano, makapag-usap ng tayong dalawa lang. Hindi, nahihirapan ako, hanggang hinayaan ko na yun. Nag-iba yung plano, kumbaga, hindi ko alam, pati ako nalalaro na. Paano ko nasabi? Kasi, yun na yung time na nag-iba bigla yung mood ni Idang sa akin, na bago yung tema. Dati-dati lagi siya nag-update. Huling update niya sa akin, yung pupunta siya, Alapatrick. Kasi nga, birthday ng anak yata ni Mac. Ganun, may handaan doon. E di, sige. Niyan ko na. Tapos, mami ko parang madaling araw na hindi pa nagsasabi kung saan siya matutulog, saan siya uuwi, ganun. E di, pinuntahan namin ng asawa ko, sama ko. Punta kami doon madaling araw na. Punta namin doon, nandun naman si Idang. Tulog na. Ay, patulog na kasi nakaigaan. Kinausap muna namin. Hindi na ako kinikibo. Doon ako nagtataka. Sabi ko, sa kambal, ano na nangyayari? Ano bang nangyayari? Ba't ganito? Kumbaga parang naninibago ako. No, hindi, pakiramdaman. Ang huling bitaw na salita ni Idang noon, kumbaga parang ayoko na. Kumbaga parang, pag hindi pa lumabas si Marck, isisiwalat ko na yun. Yung mga ganung-ganung ano, tema. Kumbaga, hindi ko naman alam na kinabumagahan yun na yun. E di, nagulat na lang ako, tumawag sa akin si EJ, police. Sabi, ano nangyari? Bakit ganyan? Yun na, nag-live na. Siyempre, puta, inisip ko, paano nangyari to? Saan ang galing to? Yung mga sumbong. Siyempre, nangangapa ako. Kasi hindi ko na makausap ng ayos yung kambal eh. Then, nandun na, pumunta ulit ako doon. Galit na sa akin si Idang. Tataka ako kung bakit. Sabi ko, yung Marck, umamin ka na. Alam ko na eh. Siyempre, ako gulat ako. Sabi, alam ko na yung nangyari. Nag-chat yan sa asawa ko, sabi. Marami ang alam ni Kuya Marck, parang gano'n. Sinasabi niya pa na kahit anong mangyari, huwag kayong aamin. Oo, para sa akin, kahit anong mangyari, huwag akong aamin kasi nga sayo ko eh. Diba, alam mo yan. Eh, kaso lang, syempre, pag naipit ka nga sa sistema ang gano'n, ang hirap din. Tinan mo, pinaamin niya ako. Sige, aamin ako kasi nga may sasabihin din siya sa akin. Meron din siyang aaminin. Eh di syempre, sige pumayag ako, pero hindi naman gano'ng kalaki. Alam ko, naka-video, sabi niya. Umamin ka na. O sige, kasama ako. Apat kami ng kambal. Kasama ako na pumunta doon sa babae. Which is hindi ko sinabi kung bakit kami pumunta. Basta inamin ko lang na pumunta kami. Pero yung amin ko na yun, syempre, yung sa usapan namin ng manager ng babae, na yung collaboration nyo, yun ang ibig kong sabihin doon. Pero nagsalita si Idang sa akin na sabi niya, yung kasama yung babae doon kala Kuya Pat, diba, nang pinakita. Habi ko, wala na ako doon. Hindi, kahit kasama ka. Sabi ko, hindi, wala. Kahit tanungin mo pa si Pat, kasi wala naman talaga ako doon. Kayong dalawa lang yun, di ba? Di syempre, doon sa ano na yun, sa sistemang yun, ang naisip ko agad, diba? Parang si Pat. Kasi nga, di ba, si Patrick yung pinakahuling pinuntahan. Tapos, edi, lumipas na naman yung ano, yung araw na yan, may tulpo na naman. Di ba? Doon na. Kausap na tayo, umuwi ka na, kasi ganito-ganito, worse na nga. Yun ang problema ko, di ba, sinasabi mo sa akin, binibilin mo sa akin, umuwi ka, Kuya Marck. Ay, sabihan mo, Kuya Marck, alam mo kung saan ako kontakin pag worse na. So nga lang, naunahan talaga ako ng kaba, ng ilang takot, kasi alam ko magkakagulo. Yun, pinapauwi kita. Hanggang sa nagkakausap kami ni Patrick sa cellphone, ganyan-ganyan. Sabi, boy, parang ang dating, ako kasi yung ano, ganyan-ganyan. Gagalit si Patrick nun. Hindi, baga, naramdaman ko yung ano ni Patrick na bakit parang siya yung sinisisi. Eh kasi yung kwento sa akin ng kambal, ganito rin. Kausap daw ni Idang si Patrick, naka-loudspeak pa, galit na galit daw siya sa'yo. Kumbaga parang pinagmumumura, pati nga daw ako minumura. Teka lang, anong sanggaling yung mga kwento na yan? Eh sa kambal, yung kambal nagkukwento sa akin ng ganun eh.
pinakita ko konbo namin ni Patrick na nagmumura si Patrick, pero hindi ako yung minumura. Murang galit lang yan kasi sa nangyayari. Kasi ayaw niyang madamay bakit pati yung pangalan niya parang nai-involve. Yun. Ibig sabihin, nilalaro din ako ng kambal. Hindi ko talaga yan alam. Hindi lang pala yung kambal, tatlo na sila. Kasi nga, syempre, di ba, may affair na si Tantan at si Idang. Tapos yung kambal naman, syempre, kapatid yun, nandun yun. Di ba? Eh, anong katuwiran sa akin ng kambal? Hindi kami ano yun ni Idang. Hindi kami ipitin yan kasi dito nakatuloy yan. Maiilang yan sa amin. Yung ganun. E di, syempre, ang kawawa dito ako. Kasi syempre, wala akong kakampi. Anong nangyari? Masamang-masama yung dating nyo sa akin. Hindi ko na parang, para sa'yo, hindi ko nagawa yung part ko. Para sa kanila naman, naging kalaban din nila ako. Hanggang sa umuwi ka, pag-uwi mo, andun pa rin, nakikiramdam pa rin ako. Hirap na hirap ako, boy. Gusto kong sabihin sa'yo kasi nakukonsyensya ako. So, nang wala ka nga akong magawa. Kasi nandyan yung laro natin eh. Dire-diretso pa rin tayo eh. Hanggang sa yan, nagkaanuan na kayo. Yung hiwalayan na talaga, di ba, nag-usap pa kayo. Di ba, nagtataka nga tayo bakit nag-leak yung mga plano natin. Alam naman natin kung kanino galing. Di ba? Ilang beses kong pinapagalitan si Tantan kasi nga sumobra na yung ano nila, yung laro nila, di ba? Alam mo naman yun eh. Eh, syempre, ako, bulag pa rin ako sa sistema na gano'n na dahil to, na may alam ako sa kanila. Kasi hindi ko nga masabi sa'yo. Kaya doon ko sila dinadaan sa ganong klaseng paraan. Sabi ko, boy, aamin ako sa'yo. Ang totoo sa'yo. Kaso lang, naunahan lang din tayo. Oh, sabi ni Patrick sa akin, paano kung nakalusot yung plano nyo? Di ba? E di syempre, kuya pat ang kawawa. Hindi ako yun eh. Sila yun eh, kumbaga. Di ba? Paano kung nakalusot yung plano nila? Kung walang screenshot, hindi ka aamin. Kuya Marck, yun ang sinasabi naman sa akin. Oo, kasi syempre, nahihirapan pa nga ako umahanap ng tiyempo eh. O, yung nagkabistuhan na, magkasama tayo, gustong-gusto kitang kausapin. Anong nangyari, kasama natin si Roy, kaya naunahan ako ng ano, nailang talaga ako, papansin nyo, hindi ako mapakali, hindi na ako alos nakakapagsalita. Kasi nga, alam ko yung nangyayari, kaya asensya talaga sa ganong sistema ko. Wala, naunahan talaga ako ng takot. Tapos, hanggang sa umuwi na, pag-uwi talaga, hindi na ako mapakali dito kasi nga alam ko maglilik yun. O yun, na nga, lumabas yung pangalan ko sa screenshot dahil sa ano sa video, nagalit ka sa akin. Halos ayaw mo na akong pakinggan. Nangangatwiran ako sa'yo, parang ayaw mo na talagang makinig. Ang hahaba ng messages ko, ayaw mong sumagot. Tapos, basta, galit ka. Isa lang ang gusto mong mangyari. Maaayos tayo, basta ipasa mo sa akin yung video, yun yung sinasabi mo. Sabi ko nga, di ba, binura ko na. Pinaliwanag ko naman sa'yo, binura ko na. Kasi nga baka kumalat, yun ang inaano ko, natatakot ako. E di ngayon, nakwento mo na sa iba. Di ba? Nakwento mo sa iba, nakapag-video ka na, ng peking kaibigan, yung mga ganyan, konsentidor, ahas. Di ba? Lahat ng tropa, chinat ko. Sabi ko, kung di ba, sabi ko sa kanila, di ko sila masisisi. Di ba? Miski ngayon eh, hindi ko naman inihiling na maniwala pa kayo sa akin lahat eh. Basta importante lang, Marck, nakapagsalita ako. Ang inaano nila, dahil ito, nakikiramdam sila eh. Kumbaga, sinin lang nila, tapos wala lang. As maikita ko, nagpaparinig na sila sa Facebook. Gaano kasakit sa akin yun? Nang wala nang naniniwala sa akin, kaibigan. Di ba? Naintindihan mo ba ako doon? Kumbaga, inunahan mo kung may post na ganung klase ako. Ganung klaseng kuya ako, kumbaga. Nasira na ako eh. Miski sa mga kaibigan ko eh, wala nang naniwala sa akin. Tapos, ano yung nangyari? Yung kambal lang lumapit sa akin, nangingi ng pasensya. Kuya Marck, pasensya na, pati ikaw na laro namin. Galit na galit ako nun. Pero, umami na sila eh. Umami na sila na ganito yung nangyari. O, pasensya na. Ay, miski si Idang, na nagpasensya na sa akin. Hindi sabi ko, ano ba, ito na lang kakampihan ko. Pero inisip ko, puta, hindi pwede kasi nga, magbarkada tayo eh. Tinanggap ko yun. Sige, okay. Last issue natin doon sa chat. Oo, sa sobrang galit ko sa inyo. Lahat kayo. Wala nang natirang ano eh. Kumbaga, wala na akong kakampi. Nung sila yung lumapit sa akin, oo, tinuruan ko pa. Kung ano pa yung mas ikagagalit mo sa akin. Sige, ganito. Edit mo yung post. Wala pa yan. Kumbaga, kaya nakikita mo doon sa screenshot na sinasabi mo. Tol, kulang pa yun. Tutusin yung nararamdaman ko noon.
ang dami kong gustong sabihin nun, ang dami kong gustong i-post. Pero hindi, ba? Sayang yung pinagsamahan natin dahil lang sa ganun masisira tayo. Aso lang, paano naman ako? Eh, naglabas din ako ng hinaing. Yun lang yun sa akin. Baga, hindi ko na inihiling na maniwala ka. Hindi ko na rin inihiling na magkakayos tayo rito. Basta sa akin, sinabi ko na lang dito kung ano yung punto ko. Kung ano talaga yung nangyari. Yun lang. Yung sa kambal, ayan, wala kang pakialam. Okay na yun. O sige, ako rin naman kung tutusin eh. So lang, hindi ko kayo matitiis. Tandaan nyo yan, lahat kayo, mga barkada ko, lahat ng kaibigan ko, hindi ko kayo matitiis. Kasi, kilala nyo naman ako eh. Paano ako nakisama sa inyo. Okay na sa akin yan. Pero, alam nyo, naramdaman ko noon, uy, iniwan mo ako sa ere, boy. As in, iniwan mo ako sa ere. Dahil lang sa galit mo, hindi mo ako pinakinggan. Kumbaga, inuna mo lahat yan eh. Kasi, pinakita mong makasarili ka, boy. Hindi lang ikaw yung nahihirapan sa sitwasyon natin. Lahat tayo rito, nahihirapan. Pero tandaan mo, hindi lahat ito mangyayari kung hindi dahil din sa'yo. Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Diba? Alam natin kung ano yung mga pwedeng maging resulta. Pero yan na. Andyan na yan eh. Nangyari na yan. Ano pang gagawin natin? Wala, nakapanghinayang man yung, di ba, yung pagkasama natin na gano'n. Pero alam natin, hanggang dito na lang yun eh. Wala, mahirap nang buuin yung nabasag na. Di ba? Eh, ang akin, baga, sige. Magpapatuloy ka naman. Ikaw, marami kang makakasama. Eh ako, di ba, wala na. Wala nang naniwala sa akin eh. Wala na. Hindi, pero okay na, okay lang yun. Okay. Mga, ayos lang ako. Wala namang problema dun eh. Mga, edi, mag-iisip na lang paano ulit magsisimula. Yun lang. Ano ba yung pwede kong sabihin? This mas malinaw sa'yo na hindi ko na kasi masyadong maalala pa yung iba yung mga issue ko sa'yo eh. Eh, yun nga, ay ito, meron pa pala yung tumawag ka sa asawa ko dahil nga dun sa nangyari na may nilabas na screenshot, edi galit na galit ka sa akin kasi nga ganun talaga ako, pinagkampihan ko kayo. Hindi mo pa hinihingi yung paliwanag ko kung bakit eh. Pero tingnan mo, daldal ka na ng daldal, kinausap mo yung asawa ko. Sumasagot yung asawa ko, anong sabi mo? Hindi, ako muna. Sige, pinagbigyan ka, nagsalita ka na, nagsalita. Pagkatapos mong magsalita, magsalita yung asawa ko, binabaan mo. Diba? Kano mo kami binastos nun? Ako, gaano kahaba ng messages ko sa'yo? Andami. Andaming, ano, talambuhay. Tutusin. Ang reply mo sa akin. Kaya Mark, di ko nababasahin yung messages mo. Gusto ko lang, ipasa mo sa akin yung hinihingi yung video. Gano'ng kasakit sa akin yung nabastosan ako nun, Mark? Kasi syempre, wala ka nang pakialam sa akin. Eh di, ano pa ba yung ayusin natin, di ba? Kung ganun ka lang din. Tapos may message mo, kuusap tayo. Ano, pag-uusapan natin. Wala na, siniwalat mo na sa buong, ano eh, buong Pilipinas na ganitong klase ako, di ba? Hindi mo ako pinagbigyan. Di ba? Di ba, sa haba-haba ng panahon na magkakasama tayo eh. Di ba? Ang nakita mo lang yung ginawa sa'yo. Pero yung ginawa kong mabuti, di ba? Para sa'yo, di ba? Hindi mo na nakita yun eh. Pero okay lang. Sa akin, ano, maging aral na lang din talaga. Tama naman yun. Sana makatagpo ka talaga ng tunay na kaibigan na, ano, na masigit pa dun sa hinahanap mo. Kasi hindi ko naibigay yun eh. Baga sa loob ng 2 taon. Sana makatagpo ka pa. Eh, may mga brothers ka naman na sinasabing solid naman talaga eh. Pero, mga panahon na, di ba, sila rin yung naglubog sa'yo eh. Pero tayo magkasama nun kasi nga, wala ka nakasama. Hindi ako nanghingi sa'yo ng kung ano pang kapalit dun sa ano. Normal lang din na tinutulungan mo kasi pamilyado naman talaga ako. Okay na. Tapos na. At least, panahon na lang din siguro magsasabi. Kasi nga, parang sugat yan. Talagang mahirap din talaga maghilom. Sa tropa naman, kilala nyo naman ako. Pasensya na kayong lahat. Yan sa grupo ng, pati sa grupo ko dati. Yan sa Plex. Yan, shoutout sa inyo. Galit na galit kayo sa akin lahat. Pasensya na kayo. Yan sa Team Murphy. Yan. Okay yan, talagang
naiintindihan ko kayo kung bakit kayo galit sa akin. Yan. Tapos sa 4K, wala na. Baga, at least, nanghingi na sa akin ng pasyensya yung kambal sa nangyari, pati si Idang. Naiintindihan ko naman kayo. Lahat yan, i-decision nyo yan. Sa iyo, Marck, di pa tayo talaga nakapag-usap ng maayos kasi mas pinili mo talagang ano, ilabas lahat sa social media kaysa dun sa atin na lang pag-usapan. Wala. Baga, ang akin lang, nakakasama lang ng loob kasi syempre, nauna na akong masira kaysa pa paano pa ako magpapaliwanag. Pero ganun pa man, okay na. Sa buong pamilya mo kasi talaga namang hindi rin nila ako pinabayaan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, kila Roy, talaga. Sa ate mo. Ayan, sa mama mo, lagi ko rin naman nakakausap. Ayan. Basta, family na Mindang, pasensya na kayo sa mga nangyari. Tapos, sa pamilya mo, Marck, yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Basta sa lahat na nakasama ko, lahat na nakakilala sa akin na naging gabagi. Pasensya na. Sabi pa nga na ibang tropa mo, mga pose mo, si Boy pasensya, yan na. Hindi kasi, syempre, wala naman talaga kayo pagmamalaki sa inyo. Kaya, pasensya na. Yan lang. Sobrang haba na ng video ko. Hindi ko alam kung masusundan pa to sa channel na to. Basta, hindi ko hinihiling kung may manood o ano. Basta importante ikaw makarating sa iyo yung mensahe ko. Okay na ako doon. Yun. Sana may good vibes pa. Salamat.